Ang Hong Kong ay may winter season. Kaya naman, patok na patok ang mga hotpot restaurant dito. Kaya naman nandirito ako sa Causeway Bay kung saan maraming hotpot na restaurant. Ito po si Lumira Cascasera. Samahan niyo po ako i-try ang isa sa mga best hotpot restaurant dito sa Hong Kong. Nandirito na ako sa Causeway Bay Plaza kung saan makikita natin ang Gyujin Shabu Shabu and Sukiyaki Restaurant. After mong kumain ng hotpot, pwede ka mag-shopping dito. Ayan, papasok na ako sa loob. Buffet style ng hotpot na ito. So, lahat ng nakikita ninyo, pwede nyong kainin yan. Ito muna ang mga kinuha ko. Fish balls, vegetables, babalik na lang ako ulit. Ayan, wagyu beef, at saka yung sliced pork. Ito talaga yung mga binili ko. Then, meron akong tomato soup para sa soup base ko. Ayan, andito na ako. Nag-start na akong pakain, mga kaibigan. Buffet style ang Gyujin Shabu Shabu. Pero ang babayaran mo yung meat niya. So iba-iba ang fries. Merong 149, may 169. Depende sa gaano karaming meat ang gusto mong bilhin. Kumalsik. Ito udon noodles. Alam niyo ba na-enjoy ko ang hotpot? Sobrang na-enjoy ko. Noon nandito pa ang nanay ko noon. Yan. Pagka yung bagong sildo or medyo may tabing konti, yan, nag-hotpot kami ng nanay. Beep ito, mga kaibigan. Alam nyo, tip lang para marami kayo makain kapag pupunta kayo sa mga ito. Yung, hindi naman yung gutom na gutom, yung tamang gutom lang para naman pagka, ano, masusulit nyo talaga yung binili ninyo. Kasi yung parang binili ko lang dito, itong meat, tapos lahat na ng mga gulay, mga noodles, at saka yung mga fishball, at yung libre na yun. At saka syempre, magpapalamig ka muna ng mga ibang buko na. Para, mabilis mo na lang siyang kakainin. Ayan, ganyan. Thank you.
udon noodles, madali lang siya lumambuat. Halos sinusoko lang kasi madali lang tumalito yung lettuce. Ayan. Kain tayo mga kaibigan. Siyempre, ang masarap dito, yung sauce talaga, diba? Kumakawala pa siya. Hindi ako masyadong masalita ngayon kasi hindi pwede masyadong mahingay. May katabi ako, nakakabi. Hindi pa siya pwede. Kasi was fast. Taro. Paborito to na Ate Arlene niya. Thank you.
Alam mo, the best sana dito yung ano, tom yum soup. Yan ang wala silang tom yum soup. Ano to eh, tomato soup yung pinili ko. Pumunta ako dito, hindi pa ako nag-breakfast eh. Pero alam niyo ba na hanggang 90 minutes ang ano dito, yung pwede ka mag-stay pagka nag-order ka nila ito. So, dapat sulitin, di ba? Tsaka kasi medyo mahal din yung kasi. Bukod sa mga ganito nila, yung mga bowls na ganito, meron din silang curry beef doon, rice, tapos meron din ice cream, mamaya mag-ice cream din ako. Oh.
Nalamigin ko na yung daw ko kasi kanina napasok ako. So, ahon ko na siya. Yan ang technique, mga kaibigan. Maglagay ka ng isang tasa, palamigin mo ba? Dota siya. Second round ko na to. Tingin nyo, mas marami pa ako makakain. Tingin nyo ba makapag-ice cream ko ba ako sa pinakain ko? Namiss ko kasi ito eh. Ang tagal ko na rin kasi hindi na ganito. Simula nang wala na si nanay ko dito. Thank you.
Diba? Yun ang technique. Kailangan magbalik tayo sa plato na maluto na para mabilis mo lang siyang kakainin. Technique sa hotpot yan. At syempre, may dala akong hot water. Warm water. Masanay na ako minum ng warm water. Thank you.
Ano mo pakain? Ito misa may cheese. Hindi ko na tubusin. Nakaumay siya. Okay,
ba yung beef dapat mabilis lang siyang nilulublob lang siya tapos lubog na ang dali kasi siya maluto. Ayan. Kada may pumapasok nag-split sila kumarin yun. Dito sa ano to hot pot restaurant to bago ka mag-order kung i-consider mo na walang matitira sa pagkain mo they will give you 20% discount sa order so syempre dahil na ako ubusin ko to. At may yun lang. Init. Ah, gusto ko nga pala mag-send din sa ano sa editor ko. Kung alam niyo, hindi naman po ako gumagawa ng edit ng mga videos ko. Meron po nag-edit. Maraming salamat, Mr. Janelle Pascual. You did a great job sa mga videos ko. Talagang binubusisi mo. Pinagpupuyatan mo yung mga videos ko. So, maraming salamat. Kaya natin to, diba? Thank you.
Tumuha ko ng coke. Sobrang mainit. Thank you.
Napit na makatapos yung time ko eh. 90 minutes. Masarap ang ice cream nila, Häagen-Dazs. So, yung mga mahilig dyan sa ice cream, pwede kayo mag 1 to sawa ng ice cream dito. So, ayun mga kaibigan, sobrang busog ko, ang dami kong nakain, tapos yung dessert, yung ice cream na Häagen-Dazs pa, di ba? Sulit naman talaga yung binayad ko. So, na-enjoy ko po talaga yung kinain ko, sobrang dami po na naubos doon. So, next time po, try nyo din po mag-hotpot pag nakapunta kayo din sa Hong Kong. Pero alam ko po, dyan sa Pilipinas, meron din po tayong ganyan yung mga shabu-shabu po, di ba? So, till next time po, ito po si Lumira Kaskasera, ang kunyang na driver pa ng HK. So, don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. Bye-bye!